Ano ba ang alien o ET? Extraterrestrial. Ayon sa ilang respetadong physicist, ang aliens o ET ay mga nilalang na hindi mula sa ating mundo na higit na mas matalino ng ilang beses kesa sa ating mga tao. Yan ang simpleng description nila sa mga aliens. May kinalaman ba sila sa mga tao? Sa mundo? Wala pang may alam. Ngunit may mga ebidensya ang sumusuporta sa existence nila. Na pagdugtong-dugtong ay maaring magpabago sa pananaw mo sa relihiyon at sa buhay. At ilan sa mga bagay na ito ay may pagkakahalin tulad sa description ng aliens at ng Diyos. Una, from the sky above. Ganyan natin ma-imagine pag narinig ang salitang Diyos o God. Diba't kung iisipin ay sa langit din natin makikita ang unang ebidensya ng existence ng aliens. At tinawag natin itong UFO, Unidentified Flying Object, dahil hindi natin matukoy kung ano nga ba talaga sila. Hindi kometa, asteroid, meteors at ibang heavenly bodies at hindi natin alam bakit sila naglalakbay sa ating himpapawid at kung minsan ay sa labas ng ating mundo. Pangalawa, ay ang power over nature and human. So ibig sabihin ay kaya tayong imanipula. Maari tayong gumaling sa kahit anong sakit na sabi ng iba ay, manalig ka lamang ay gagaling ka, at tinatawag na milagro o miracle. Kung iisipin, ang aliens na higit na mas matalino sa atin ng di hamak ay kayang mag-perform ng ganoong mga bagay. Bakit? Dahil kung matalino sila ng ilang beses sa atin, kaya nila imanipula ang kahit ano. Kahit ang katawan ng tao, kung may sakit ka at may sobrang intelihenteng nilalang sa tabi mo, kaya niya imanipula ang bawat cells katawan mo tulad ng pagmamanipula ng utak natin sa sariling katawan. Ang kaibahan lamang ay ibang katawan ang nagmamanipula. Dahil nga sobrang intelihente nila ay kaya nilang kontrolin ang bilis ng pagdami. Pagsasaayos ng cells upang ikay gumaling sa kahit anong sakit. Kung ang utak lamang ng tao ay nasa higit 50% hanggang 70% ng kapasidad ng utak ang kayang gamitin at a time, kaya na natin mag-perform ng regeneration. Panghuli ay worship, sinasamba. Kung ang isang nilalang ay may hindi pangkaraniwang kakayahan at naipakita ito sa tao, ano ang mangyayari? Di ba't hahangaan natin? At kung ikaw ay natulungan o nakinabang sa ginawa ay maari mong tanawin na utang na loob. Ngunit kung ikaw ay nasa panahon ng mga ninuno na pinagmulan ng lahi, di ba't sila'y sumasamba sa mga kakaiba? Kakaibang bato, ukit, imahe at iba pa na makita nila. Basta kakaiba at kung ikaw ay ignorante at walang alam sa mundo tapos may dumating na mga nilalang na tumulong sa'yo at nagbigay impormasyon upang matulungan ka, nagpagaling sa may sakit, at iba pang bagay. Di ba'y sasambahin mo rin sila? Sa Egypt, maraming mga hieroglyph ang nagde-describe sa mga alien na makikitang naguutos o namumuno sa tao. Ang mga kagamitan na sa panahong yun ay hindi pa naiimbento. Mga perpektong edges sa loob ng pyramid na sa sobrang perpekto ay maaring makahiwa sa iyo, at ginawa ilang libong taon bago pa maimbento ang mga kagamitang maaring makagawa nun. Saan kukuha ng ganoong kagamitan at kaalaman ang mga tao noon kung wala namang kaalaman ukol sa mga ito nung panahong yun? Maari kayang sa mga alien galing na bumisita sa mundo natin ilang libong taon na ang nakakaraan. Wala pang nakakasagot pero madaming ebidensya. At kung sa evolution tayo magfa-focus, maaaring ang alien na tinutukoy natin ngayon ay ang hinaharap ng tao. Bakit? Unang description ay malaki ang ulo dahil sa kakayahan ng utak o katalinuhan. Kung tayong mga tao ay ihahalin tulad sa mga tao nung unang panahon, tayo ay higit na mas matalino kesa sa kanila, hindi ba? Ibig sabihin lamang nito ay iba na ang utak natin kesa sa kanila. Oo, literal na iba kasi magkakaibag tao pero in general iba ang takbo ng utak natin kesa sa mga tao dati. Isang patunay na ang ebolusyon ay nangyayari at patuloy na nangyayari ngayon sa puntong ito ng pagnood mo at mangyayari pa sa hinaharap. At kung patuloy tayong mag-e-evolve ay maaari na tayong maging singtalino ng mga alien. Pangalawa ay ang balat na maihahalin tulad sa butiki upang maiwasan ang paglabas ng tubig sa ating katawan at ikamatay. Bakit? Dahil sa hinaharap ay mas matanda na ang araw na maaaring makaapekto at makadagdag sa init sa ating mundo. Kung hindi mag-a-adapt ang tao ay maaaring mamatay tayo sa dehydration at mating sakit sa balay dulot ng pagka-expose sa matinding sikat at init ng araw. Pangatlo ay ang pagkakaroon maliit na ilong, maliit na bibig at kawalan ng tenga. Dahil nag-adapt ang tao, matatalino. Kaya na natin gawin ang mental telepathy o komunikasyon gamit ang utak lamang. Aanhin mo pa ang tenga kung maaaring mag-usap ng utak lamang ang gamit. Kaya nag-adapt ang katawan kaya nawala ito. Pang-apat, maiiksi ang paa at kamay. Dahil tayo ay advanced na. Lahat ng bagay ay pwedeng manipulahin gamit ang teknolohiya.
Bakit pagkakailanganin ng katawan ang mahahabang paa at kamay kung gagamitin lang natin ito para sa teknolohiya? Mahabang paa, para sa paglalakad. May ibang paraan na para sa locomotion. Panglima ay matang kulay itim. Kulay itim dahil may hard shell na nakapaligid up ang protektahan ang ating mata sa pagkatuyo at matinding sikat ng araw. Di ba't madami tayong maaaring kahalintulad sa mga alien na ito? Alien na maaaring bumibisita sa mundo natin noon hanggang sa ngayon. Ngunit paano? Sa sobrang advance natin sa hinaharap kaya na natin mag-travel back in time. Hindi literal na papaikutin pabaliktad ang mundo para umatras ang oras. Pero ang pag-travel sa ibang dimensyon kung saan ang oras nila para sa atin ay nakaraan ngunit sa kanila ay kasalukuyan.